welcome sa Basketball Talk. Just because here in Basketball Talk, 24-hour basketball. Like, share, and please subscribe. Mga ka-Basketball Talk, noong nakaraang video natin ay pinakita natin ang kapatid ni Giannis antetokounmpo na si Tanasis ay kinuha na ng Lakers. Mga ka-Basketball Talk, ngayon naman ay silipin natin ang pagandang ginagawa ng Lakers at ano ang balak ng team na ito. Anong klaseng team ngayon sila? Ang inyong Los Angeles Lakers, bakit puro 3-point shooter ang mga kinuha nitong player? Ngayon, paparating na season bukod kay Anthony Davis at the Boogeyman. Ito mga ka-Basketball Talk, pakita natin ang paghahandang ginagawa. Nagte-training at nagpapakondisyon na si Anthony Davis. Mga ka-Basketball Talk, ang kanilang sentro na si Jabel McGee ay nagpapakondisyon na rin. But base po ito sa nakuha nating video. Ito mga ka-Basketball Talk, ang kanilang paghahanda, tumatakbo sila sa buhangin. Talagang masusubukan ang stamina mo kapag nag-ensayo kayo sa ganitong klaseng lugar. Mga ka-Basketball Talk, si LeBron James nga po ay magiging primary playmaker ng nakaraang season. At ngayon, ang lineup ng Lakers ay ibang-iba ho. Ibang-iba kumpara sa dati. Dahil sa pagbabagong laro na kung saan karamihan ay puro 3-point shooter. Tumitira na sa labas ang 3 at 3 points at defense. Bakit ko nasabi yan mga ka-Basketball Talk? Sa aking palagay, kung titingnan nyo ang mga players ng Lakers ay bago na, katulad ni Danny Green. Yan, kanilang kinuha na si Danny Green mga ka-Basketball Talk. 3-point shooter yan, nag-average yan ng 45.5% sa 3 points percentage ha, behind the arc yan. Ang kinuha din nila mga ka-Basketball Talk na si Avery Bradley, yan po ay may 36.4% behind the arc yan ha, mataas na rin yan. Mga ka-Basketball Talk, ito pang kinuha nila si Jared Dudley ay 3-point shooter din yan, hindi natin may pagkakaila yan. 39.5%, so almost 40 na. Si Kentavious Caldwell-Pope naman ay may 34.5% behind the arc. 3-point shooter din to mga ka-basketball ko. Ito po ay pag kinalat mo, talagang may hirapan sa 3. Ito ang kahuli-huli ang kanilang 3-point shooter. Galing po yan ang Golden State Warrior. Kilala natin niya si Quinn Cook. 40.5% po yan behind the arc sa 3-point, ha? Magandang lineup yan mga ka-Basketball Talk. Matatandaan mo ha, blockbuster trade po kay Anthony Davis at ito kay The Boogeyman, DeMarcus Cousins. Yan po mga ka-Basketball Talk ay man in the middle. At ang pagbabalik siyempre nitong ni Kyle Kuzma. At siyempre kasama niyan si Jabel McGee. Ito si Kyle Kuzma, pwedeng maging 6th man of the year yan ngayong taon. Isama mo na itong si Jabel McGee, man in the middle, siyempre magiging off the bench na yan. Mga role player. Pagsamahin mo si Davis at si James mga ka-basketball sa pick and roll. Pagkatapos ay ilagay mo, ikalat mo ang mga shooter behind the arc na merong depensa. At pag napagod ang isa ay huwag naman natin kalimutan na nandito yan si Kyle Kuzma. Tingnan nyo mga ka-basketball talk, tingnan nyo ang isolation nito. Itong ginagawa ni LeBron James dati, pag nag-drive siya ay makikita mong talagang dire-diretso na. At itong si Kyle Kuzma magiging off the bench na yan, magiging 6th man of the year. Pag napagod yung dalawang yan, ipasok mo si Kyle Kuzma
at talaga ang mahihirapan ang mga kalaban itong Lakers. Pero mga kabasketball talk, sa mga NBA analyst, yung Lakers na yan ay sinasabi nila na second best team in LA. Alam niyo naman, sa LA, Los Angeles, California, mayroong team. Golden State Warriors, LA Clippers, LA Lakers, Sacramento Kings, at yan po sa California. Ang kahinaan ng Lakers, ito pong head coach sa aking palagay. Kasi bago lamang po yan. Ito po si Jason Kidd. Ang kinuha na rin po yan ng Lakers, assistant coach po yan, mga kabasketball talk. Naalala nyo dati ang sabi ko sa Lakers about Giannis Antetokounmpo. Kinuha nila itong kapatid nila, si Thanasis, at ngayon, ang head coach na o si assistant coach na si Jason Kidd ay kinuha na rin. At siyempre, susunod na dyan si Giannis Antetokounmpo, diba? Alright! Nagustuhan nyo ba ang ating video ngayon, mga kabasketball talk? Isulat lamang inyong mga reaksyon o opinion. Comment sa iba ba. Like and share this video and don't forget to subscribe. This is Basketball Talk. Bye-bye!